Bago po kami umuwi dito sa probinsya, ang trabaho ko po ay isang messenger sa Maynila, sa isang probadong kumpanya. Bago mag-pandemic pa yun, sir, siyempre maganda pa yung kita namin doon, sir, sa Maynila kasi sumasahod po kami ng malaki. Every month, sumasahod ako na 24,000, 25,000. Siyempre, kampante kami ng sir kasi within my live-in partner, kaming dalawa nagtatrabaho. Kali yung sahod niya, pambayad namin sa bahay, pagkain. Yung sahod ko naman po, yun yung pag-ipon namin, sir. And then, nung nag-pandemic, sir, year 2020, kasi nag-pandemic na yun, sir. Doon nag-leche-leche na yung buhay namin, sir. Kasi yung pasok namin sa isang quincenas, sa isang linggo, tatlo. Ibig sabihin, sa isang quincenas, anim na lang po. Tapos, ang asawa ko, natanggalan din po ng trabaho kasi yung ibang kumpanya po kasi nagtanggal lang manpower. Naisipan po namin, umuwi na lang po kasi nandito rin po yung anak namin. Sabi ko, uuwi na lang po tayo at focus na lang po tayo sa farming kasi doon naman po tayo nabuhay. Sinabi sa amin na meron kami matanggap na mga benepisyo pagka kami napabilang sa BP2. Ang una pong binanggit sa amin, pag kami ay natuloy na umuwi ng province, meron ibibigay na mga transitory allowance. Huwag daw kami mag-alala dahil hindi kami basta-basta na mahirapan kasi may mga allowance kami. At which na natupad naman po yun. Kaya nagpapasalamat kami. Sa part naman po ng DA, meron din po silang pagbisita sa amin, sa aming tahanan. Nagsabi sila na meron kami matatanggap ng mga intervention. Nung nandito na po kami sa probinsya, syempre galing po sa urban. So, na-engage po kami dito sa farming dahil na din po sa programang ito. Dahil po sa intervention na galing sa DA, so more on farming po siya. So yung mga walang trabaho po, doon na po nila na-focus yung mga sarili nila sa pagpa-farming. So doon po nakakakuha po sila ng source of income. Marami na pong interventions na naibigay sa amin. Merong cattle, body 26 po lahat yun. Tapos meron din pong goats, merong swine, meron din pong free-range chicken. Package na rin po yun. Meron ding garden tools, tsaka fruit trees. Meron na rin mga vegetable seeds na napagkuhanan na rin po nila ng pagkain nila at nakabenta na rin kahit papan. Corn sheller, freezers, corn seeds. Asa ngayon, sir, yung mga binigay ng DA po. Katulad nito, sir, may talong, sir, na binigay ng DA. Dinagdagan ko na lang po para lumaki po yung production ng aking mga pananim. More or less 7,000, 9,000. Every 3 days po yun. Ang natanggap ko po na intervention ay 4 na pirasong kambing po. 3 babae at 1 lalaki. Sa ngayon po, halos mag-2 months na po yata yung kambing sa amin. Sa kabutihang palad po, buntis na po yung 2. Tapos yung may binigay po sa aming garden tools at mga seeds, naitanim ko na rin po yun. Na sa ngayon po, malapit na pong magbunga ang mga itinanim namin. At nagagamit na rin po namin yung iba na gulay pa sa pang-araw-araw namin mga pagkain. Mas pipiliin ko na po dito sa farming. Mas gugustuhin ko na manatili na po dito sa province. Bago kasi ako umalis dito, lahat naman ng halos ng trabaho dito nagawa ko na eh. Kaya malakas ang loob ko na mag-stay na dito. Lalong-lalo na tutulungan kami ng gobyerno ngayon. Plano namin, kasi may freezer na po kami, kailangan po namin yung ibang technical training tulad ng meat processing para matuto din po yung mga members mag-process ng meat. At least magamit po namin yung freezers namin. Plano ko po dito sa farm, sir, habang nagtatalong, lalagyan ko pa ng mga fruit trees, saka ano pang mga ibang klaseng mga punong kahoy. Ang kagandahan lang po sa
milk production namin na matatanggap sooner is yung after po namin mag-produce ng milk, meron po siyang mangongolekta ng gatas ng raw milk papunta po doon sa Galilee Farm kasi sila po yung bibili ng raw milk natin. As one of the beneficiary of this program, Balik Probinsya Bagong Pag-asa, ako po ay auspusong nagpapasalamat sa inyo sa DA12, the Antipas. Nakakaasa po kayo na yung mga intervention na ibibigay at ibibigay pa lang po sa amin, ay iingatan po namin ito at palalo ko yung through agro enterprise. Hopefully someday, yung asosasyon namin ay maging malaking kooperatiba. Nais po naming pasalamatan ang Department of Agriculture na nagbigay po ng intervention sa amin through region tsaka dito na rin po sa Municipality of Antipas. Sa Department of Agriculture, lubos po akong nagpapasalamat kasama ng aking sambahayan. Ganun din po sa aking kasama sa mga asosasyon. Nagpapasalamat po kami sa pagbigay ng mga intervensyon na nakakatulong sa amin sa pang-araw-araw ng pamumuhay. At bilang kabayaran po sa lahat ng kabutihan niyo sa amin, nangangako naman po kami na ang lahat ng intervensyon na ibinigay niyo sa amin, sisikapin namin mampalago ito para pagdating ng panahon, may matatag kaming hanap buhay at makatulong din kami sa munisipyo na aming pinaglagyan. Maraming salamat po.